Okay, good morning at nandito ako ngayon sa Mount Banahaw dito po sa Dolores, Quezon. Dahil Holy Week po ngayon at ito Tuesday, Martes Santo ngayon. So, ito yung parking area ng Santa Lucia. Ayan. So, sa nakikita nyo, kukunti pa yung mga nagtetent dito at yung mga nakapark ay kukunti pa lang dahil Martes Santo pa lang ngayon. At bukas siguro, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, dadagsa ang mga tao dito sa Mount Banahaw, dito po sa Santa Lucia. At ayun nga, doon ako naka-tent sa Jerusalem. So guys, puntahan natin itong Jerusalem at papakita ko sa inyo yung mga dito sa Bundok Banahaw at kung paano yung sequence ng pag-akyat dito sa banal na bundok. Tanataro yung pag-akyat dito sa Mount Banahaw tuwing Holy Week. Simula nung umakyat ako dito nung after ko ng high school, way back 1994 ganyan. So nasanay na ako na yearly ay umaakyat ako dito tuwing mahal na araw. Iba, bago pa lang nagse-set up ng mga tindahan dito, ayan o, tatayo pa sila ng tent nila. Bago pa lang. Pero bukas, I think Miyerkules Santo dahil iba wala nang pasok. Dadagsa na yan. Saka yung parking niya, mapupuno yan. Madami dyan mga sakyan. Mga tindahan dito and then parami ng tao. Ayan o. May kaping bara ako dito, 15 pesos. Eh, morning po. Kaping bara ako. Dito uso kaping bara ako kahit doon sa taas. May kaping bara ako dito. So ayan, kita nyo, konti pa yung mga tao dito. Konti pa yung mga nagtitinda, nagsiset up pa lang. Kahit ano, ayan, may malunggay chips. Okay. Morning po. Morning. Ayan, mga bantay banaw dito. So ito na yung entrance ng packet ng Santa, ano, yung Jerusalem. Tapos ito yung papuntang Santa Lucia. Santa Lucia po. Ayun, may mga nagtitinda din dito ng mga honey. Ayan. Wild honey. Ayan. So ito. Ito na. Dati ito, hindi pa sementado. Ngayon, sementado na. Morning po. Kuya, ayos ba yung utok natin dyan? Sige po, kuya. Ayun, doon ko pinarada yung motor ko doon. Ayun, para secure, syempre. O, 1 week ako dito. Martes Santo hanggang Sabado de Gloria. Okay. Morning po. Ayun, may mga nagtitinda din dito ng mga medalyon. So, ayun nga, anong tawag niya, kuya? Kuya, ito, yung mga nagtitinda. Mga medalyon to, pang protection sa... pang araw-araw, ano? Ayan. So, may mga ano dito. Ayan, anong tawag po sa mga ganito? Ito, sa mga ganyan. Ayan po, San Benito yan. Ito, San Benito. Ito. Ganun din po yan. San Benito. Ito naman, kuya, anong tawag dito? Bato yata yan, ano? Etong ano ito yung ano mga stalactite crystal na galing sa kuweba. Meron pa ditong ano kambal alien. Kambal toko 'yan kung tawagin. Ah, kambal toko. Ayun oh. So ang dami dito ah. So kung kailangan niyo ng mga gantong pangontra o yung mga proteksyon sa pang-araw-araw, ayan. Marami po dito 'yan sa Mount Banahaw. Kaya thank you po. Kaya ano po yung ginagawa niyo diyan? Ano po to? Rosary. Ano po tawag diyan? Dignum po. Sit at dignum. Dignum. Oh, ayan pala yung dignum. Ayan yung mga ginagawa nilang bracelet. Anong tawag dito te sa mga ganito? Mga ukit po yan, te. Ukit po ito. Ano pong kahoy ito? Pulbos po yan. Pulbos po ng mga dignum. Ah, talaga? At tapos inano niyo, hinulman niyo lang, tinunaw niyo.
Tapos ayan, ginagawa nilang kwintas at saka yung iba bracelet. Asa magkano naman yung mga ganito nyo, ate? 1K po. Ba? 1K. Ah, 1K yung ganito, no? 300. O, kasi hulma eh, no? Mahirap po kasi yan. Mahirap gawin to. Ayun, no? Gaganda, o. Oh. Ayan. Anong ano sa vlog? Hernan Dog World TV po. Okay. Yes, sir. Bye. Ayan po. Morning. Ayun. Ito na yung paakyat na hagdan papunta dito sa Jerusalem. At dan yung entrance papuntang dito sa Banal na Bundok. Ayan, may mga titinda din dito ng mga langis. Morning, o. So, ito. Simula na ng mga akyat. Kahit yung mga matatanda, kita nyo naman na talagang malakas ang katawan pag-akyat dito. Okay. Ito yung unang step pagdating nyo rito sa Mount Banahaw. Magtitiri kayo dito ng kandila. Pagdarasal nyo yung sarili nyo, yung pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Dito po yung, ayun, magtitiri tayo ng kandila dito. And then, simulaan na tayo doon ng pag-akyat. Ayan, oh. Ito ang 10 utos ng Diyos. So dito sa Mount Banahaw, ito San Cristobal Protected Landscape. Ayan, gawaing pinagbabawal sa loob ng pinangangalagaang pook. Ayan, Section 18 Article B of Republic Act number 9847. So may batas talaga 'yan, ha. Pagtatapon at pagkakalat ng mga basura sa loob ng MBSCPL. Ayan. Kaya protected area po itong Mount Banahaw, hindi natin kailangan pagtapunan to ng basura, pagkakalat, ay pinagbabawal po yan dito po sa loob ng Mount Banahaw Protected Landscape. At ito naman yung tinatawag nila na altar ng Jerusalem. So ayun, pagpasok din dito, titirik din ang kandila dyan sa altar ng Jerusalem. At isa din po ito sa ginagalang na lugar dito sa Mount Banahaw. Ayan, at may mga naglalagay nga po dito ng santo, mga rebulto, mga iba't ibang klase, malalaki, may mga maliliit. Ayan o, oh. Ayan yung mga ukit. So yan ay nabibindisyonan ngayong mahal na araw dito po sa Mount Banahaw. Yan. So ito yung altar ng Jerusalem. Magandang umaga po. So ito. Yan. Yung mga matatanda doon, sila yung mga mandarasal, mga namamanata tuwing mga mahal na araw, lagi din silang mga nandito. Umaakyat din sila ng bundok every Holy Week, or minsan hindi Holy Week, nandito na sila na
Misan ika-apat na linggo ng buwan. Ayan. Basta lagi silang mga nandito. And ayun nga, dito ako tumuloy sa lugar ni... Itong bahay na to ay kay Tata Christy dati. Kaya lang, wala na si Tata Christy. So, nag-manage na ito si Michelle. Ayan, yung apo niya si Michelle. So, dito kami tumutuloy at dito kami naglalagay ng tent dito sa baba. Ayan. So, ayun yung tent ko. Ayan. Ito, yung yellow green. Ayan, dito naman si JB at yung barkada niya. At doon naman sa kabila si JM. So, ayan yung lugar ng... Ito yung bahay at doon kami nagluluto. Ayun, may mga nagluluto doon. May mga bata doon nagluluto. Ayun, ang ganda ng tinig ng mga ano, ng mga ibon sa umaga. Humuhuni sila. So, ayun nga, maganda talaga dito sa Mount Banahaw. At isa pa nga, tuwing Holy Week, magdadasal tayo, mangingilin tayo. At yung mga problema natin, mga kasalanan natin, ay iwanan na natin yan diyon sa labas. Ayun. At ayun nga, mamaya papakita ko pa sa inyo yung mga ibang pwedeng puntahan dito sa Mount Banahaw. Morning po. Bilya, ikaw yun, ano, ang taon? Oo. Ay, so, brother, basta. Ako sa kay Aydon. Ano nga pong pangalan nyo? Ano po? Ano pangalan nyo? Rodel. Rodel, opo. Rodel. Tayo nagkita po, ano? Oo, oh, natin. Dito din ako eh. Dito ba kayo nakatayo nung dati pa? Oo, opo, opo, dito nga. Oo, sige. Magagamot. Kailan po baba nyo? Sa baby, ano pa? Sa lunes, sa kuya. Oo, oh, ayos o. Oh. Banta lang muna akong presentahan. Tingi po. Kuya. Ay. Thank you. Ayan yung mga kaibigan natin dito sa Mount Banahaw na taon-taon din umaakyat. Si Kuya Rodel. Yun, medyo, siyempre, dami din ng tao dito. Nalilimutan ko din yung iba. So, ito nga yung paket ng presentahan. Ayan. Kung kayo aakyat dito, siyempre ingat kayo dahil mabato. Ayan, matatalas yung bato dito. Pero okay lang naman kung dahan-dahan makakarating din naman to na maayos. Okay. So, may mga nagtetent din dito. Dahil may mga patag na party naman. Check. Okay. Ito yung kuweba ng presintahan na kung saan dito natin dito namin pinipresenta yung sarili namin, yung pamilya namin, yung mga mahal sa buhay. Dito pinipresenta dito po sa kuweba. Bababa po tayo diyan. Kailangan wala pong sapin sa paa, nakayapak. And then magtitirik ng kandila at magpipresenta po tayo doon sa loob ng kuweba. Mamaya papasok tayo. Saka yung mga tao na yan, sila din ay papasok doon sa loob para magpresenta. Ayun, bababa na tayo doon sa presentahan. Sasabay na rin ako sa kanila. Sa grupo ng pupunta doon sa presentahan. So, diyan kailangan pag bababa tayo doon, wala tayong sinelas o sapatos. Kailangan iwanan natin dito sa labas. At yun naman ay hindi naman mawawala. Kailangan nakayapak. At ayun, and then magtitirik tayo ng kandila.
Okay. Ito, iwanan ko dito yung sinelas ko. Then, may dala-dala akong kandila. Medyo madulas yung pagbaba dito kasi tubo na bakal yun nandyan. So, yung paghakbang, walaan lang talaga. Medyo malalim tong bundok na ito, yung kweba. So ayun, pwede na magpihak ng dila, pwede rin dito. Medyo madilim ano, so mag-iilaw tayo. Yun, buti may kandila. At least may ilaw. May mga nagtirik na rin ng kandila dito kasi ang dami ng kandila dito sa loob ng kuweba. Yan. So dahan-dahan dahil medyo maano yung ano yung mga bato matalas. Kaya dun sa mga medyo may edad na pabababa dito, kailangan iingat din. Dahil unang-una nakayapak. Ayan. Yung mga kandila, ayan. Ano, teka. Pakita ko sa inyo yung lugar. Dilema, no? Buksan natin ilaw. Ayan. So ayan yung matarik na ano mga batuhan. So ayun yung pataas. Ayan, titirik ako dito ng kandila. And then magdarasal ko yung mga mahal ko sa buhay. Ayan o. Akit na tayo kasi okay na pagtirik na ako, napagdasal na ako dito sa kuweba ng presintahan. So mayroon pa pala doon, mas may malalim pa pala doon lugar. Ngayon ko lang to nakita. Ayan o. May mas malalim pa dun, no? Kaya lang nakakatakot kasi baka gumuho. Ayan. Tara na. Tara na tayo. After nating magpunta sa presintahan, ayun ay pwede na tayong magpunta dito sa iba't ibang lugar dito sa Banal na Bundok. Pwede na tayong punta doon, Santa Lucia, doon sa
doon sa Santong Jacob, yan, okay dyan. Pwede tayong maligo doon. And then, punta tayo ng Kalbaryo. Pero mamaya, Kalbaryo. O nga, punta kami ng Kalbaryo mamaya. Pero, sa gabi na. No, kasi, mas maganda mag-night trail doon. Hindi naman delikado. Dahil mayroon namang maayos na landas doon. Medyo mabato nga lang. Pero, as long as meron ka namang ilaw, matitrace mo naman na maayos yung daan. Okay, saka mamaya, pagtapos namin noon, pupunta kami ng doon sa Santa Lucia Falls. Ayun. Okay. Ayan, daan dito. Okay. Punta naman kami ng Santa Lucia Falls. Yung 100 steps na ano na hagdanan pababa and then pataas. So matarik talaga yung lugar. So ayan, pababa dyan, ayan. Doon pa yon. And then yun nga, may paliguan doon. Ayan, pupunta kami doon. Ayan, tama namin sila JB. Oh, Lobat na. Sama namin si Lobat. Oh. Yeah. Ano mo chinerchi? Masaya pang mag-judge ngayon, wala kang mga tao. Kaya nga, kaya mo na, bukas na lang. Pero hindi naman ang makamatay. Ayun, dito kami sa Santa Lucia Falls. Tinawag na Santa Lucia Falls. Ayun, yung mga falls doon ang gagaling dun sa mga ugat ng puno. Ayan, so yun yung tinatawag na Santa Lucia Falls. Ayan, ito, ang lamig ng tubig. Ang lamig ng tubig. Doon kami maliligo sa kabila doon. Ayan. So ngayon, Martes Santo, hapon. Kukunti pa yung naliligo dito, pero asahan natin bukas, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, maraming maliligo dito sa ano, dito sa Santa Lucia Falls. Kahit gabing-gabi na, puno pa rin dito, madami pa rin. May mga ilaw yung iba, may mga dalang o kaya kandila, yan. Chargeable light lamp. Yan. Yeah, dinaanan namin yung 100 step doon. Ako mga kulang 300 step yata, 300 step. Nalilimutan ko na kung ilan eh. Kung ayun oh, ang taas. Yun. Yung pa yung pinanggaya. Si Jimboy na makulit. So, doon yung pinanggalingan namin. Mamaya, pakita ko yung steps ng Santa Lucia. Yung hagdan na mataas. So, ito, trail namin. So, dito kami maliligo. Ayun. Ayun na si JB, saka si Jim. Parek yung daan. Yun. Kita nyo, ang taas ng ano, ang lalim nitong pagkailog nito. At yung tubig dito, guys, ay nanggagaling doon sa Mount Banahaw mismo. Tubig na bukal yan. Napakalamig ng tubig, napakalinis ng tubig. Yan o. Saka dito, kita nyo yung mga bato na naglalakihan. Ito, mga naano din to, galing doon sa bundok, sa Mount Banahaw.
kapag bumabagyo, dire-diretso lang dito yan sa ilog. Tapos itong tubig na to, dire-diretso yan hanggang doon sa, ayun, kaong, sariyaya, yun yata yan. Good morning at aakit ako ngayon ng Kalbaryo at dito ako magsisimula sa dito sa Jerusalem. Okay, time check, time check. Yan o, oras na ba? Yan o, 6:39, at teka namatay. 6:39 a.m. Dapat inagahan ko nga eh para hindi ako abuti ng init saka madaming tao ngayon. Pero kaya yan. Ito yung unang step papuntang Kalbaryo. Ayan. Papatarik na daan. At ngayon daw, marami nang umaakyat sa Kalbaryo. Siyempre, Webby Santo na ngayon. At tingin ko magta-traffic. Yung sa dami ng taong umaakyat dahil isa lang naman yung landas doon. Pero sige, dire-diretso tayo. Ayan. Upya. Okay. Matarik ang daan dito. Tapos yung mga bato, matatalas. Kaya ingat to sa pag-akit. So ayun, may mga nakakasabay tayong umaakit din papunta ng Kalbaryo. Sasabayan na lang natin sila. Medyo matarik yung daan dito. Mabato. Yun talagang matarik yung daan na bato. Malalaking bato, matatalas, kaya yung pacing mas mabagal. Ito na po yung kaya tawag nila na house gado. Ito yung kuweba na yun. Isa pa dahil na rin norma. At may yan yung kuwebang yun. Yun yung ano. Dito na matatapos. Ang entrance niyan dun yung sa kabila. Tapos dito ilalabas yung tao. Maliit na kuweba lang yan. Natawag nga natin na husgado. Tapos, itong daan naman na to. Ayan. Papunta yan ng Ina ng Awa.
Okay. So dito yung daan namin papunta dun sa Kalbaryo sa tuktok ng bundok na maliit. Yung tatlong cruise. So dito tayo dadaan ngayon. Good morning po ate. Dadaan po. So dun yung ina ng awa at dito yung papuntang Sgado. Okay. Yung trail dito hindi naman masyado mahirap kasi meron naman siyang landas na maayos. Nga lang puro mabato, matatalas yung bato, pero yun nga, pag naka maayos naman yung sapatos nyo, sinelas, sandals, okay naman. So yun, medyo abuti na tayo ng init kasi halos mag-aalas 7 na ng umaga. Ayan o, nakalagay. This way to Kalbaryo. Ayan o. Kaya Kalbaryo yung tinatawag to. Ito yung Kalbaryo na pinaniniwalaan nila na yung pinagpakuan ni Jesus Cristo. May tatlong cross doon. Kumbaga, yun yung imahe ng pagkapako ni Jesus Cristo sa cross. Ayan, patarik na yung daan. Dire-diretso na to, puro patas na yan. Tapos, matatarik na bato yung ano, yung nilalakaran dito. Pero, saglit lang yan. Siguro mga isang kalating oras. Doon ka na. Ay, dito ka. Okay, ako naman, kasi sali-salisi yung pagbaba dito dahil makitid yung daan. Ayan, talagang yung trail, mabato, makitid, pang isang tao. Kaya sali-salisi, inuna namin yung pababa. Mas pahinga muna, pahinga muna yung mga pakyat. Ito naman, okay. Ito na naman yung mga
batuhan ng akyatan. Ito halos ano na tong ano matarik na tong aking lalakarin akyatin yan. Sobrang tarik na nung tinadaan na kailangan ng sumabit sa mga bato. Talagang ano na to, parang cliffhanger na. Ayan. Ayan o, sila ate. Eh sabi nga ano, malapit na. Pero basta dire-diretso lang. Ayun, kita na yung overlooking dito. Kita na yung parting sa Riaya, Chaong. Mamaya doon sa Tuktok, kita natin yung Batangas, Quezon. Kita doon. Okay, ito, halos isang oras na pag-akyat na mabagal lang naman yung pacing. Nandito na tayo sa Tatlong Kruso, tinatawag na Kalbaryo. Pagpagaling sa mga may sakit, pagsasakdala ng mga taong makasalanan, mapangaliw sa nagdadalumhati, mapagampun sa mga Kristiyano, reyna ng mga anghel, reyna ng mga patriarch, reyna ng mga propeta, reyna ng mga apostol, reyna ng mga martir, reyna ng mga pontifika, reyna ng mga bernita, reyna ng lahat ng mga santo, reyna ng ipinaglihim na dinagmanan ng sana. Reyna ng iniakyat sa langit. Reyna ng kasantusang tungang usap.
reyna ng kapayapaan, kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanglibutan, kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanglibutan. Tumaka kayo pag nalagot nyo. Paling akin. Parang gusto ko ulit mong pares. Babalik. Ay, tama na 'yan. May manok na 'yung pare sa ano. Tatakot kasi bakla ka. Konsey lang ako, wala. Ano? Diver siya, maipot. Pupipili lang mali siya sa kanya 'yon. Masarap 'yun, 'di ba? Kumain na lang siya. Good morning. Baka ba 'di ka pagbaba? Madali na pagbaba. Opo, okay, pilit-pilit ko lang pero ako 'to buhay ako ni. Masaya na. Buti may mga kabataan, gaya na ko nung alaw. Ang nanay dinadalaw-dalaw na lang. Thank you po, tita. Ingat kayo. Oh, ingat kayo. Mga sister and family. Salamat. Oh, ikaw naman. Yan, ako, thank you very much. Siyempre, sino magtutulungan? Di tayo-tayo din naman. Ingat po. Ingat din kayo. Meron naman pala maganda eh. Ayun na, dami ng tao dito kasi. Vlog dito pa din. Vlog nga 'yan. Mini vlog. Oh. The first vlog tola. Kaya pa kaya. Jerusalem. Galing na ako dun sa Albario. Ay, kasi ano. Sa paa, hindi naman nagpipiko. Nakinig ko sa paa na gumagot ako. Direk masyado ng daan. Na laking bato yung dinadaanan talaga dito. Ayun o. So kahit pababa, mahirap pa rin yung ano, yung trail. Yan o, ito ang dadaanan. Yan o.